Dahil malago na ang puno, naisipan kong linisan para hindi nakaistorbo sa kapitbahay. At saka pinutulan ko at nagkaroon ako ng idea kung saan ko dadalhin ang pinutol ko. Pwede ko pala siyang gamitin panggapang sa ube. Dahil sa liit ng space ng lote, nahirapan ako mag-isip kung saan ko siya pagagapangin ang ube. Kaya yung sanga na pinutol ko, pwede ko palang ipagapang sa ube para maabot niya yung ipil na malaking buipil. Naisip ko, mahirap kasi pag lumago na ang ube, hindi ko alam kung saan pagagapangin. Kaya doon ko naisip sa ipin. Ayan guys, nilagay ko na siya malapit sa ube. Para araw-araw makagapang na siya papunta sa ipil. Medyo may kalayuan kasi ang ipil. Kaya may pakinabang rin pala ang ipil na tinanim ko. Ayan guys. Sinadya ko talaga magtanim ng kahoy sa gilid guys kasi malalandslide na. Medyo may bangin kasi na maliit dito sa gilid. Kaya pinalaki ko talaga ang kahoy. At ngayon malaki na, pwede ko pala siya pakinabangan pagapangin ang ubi na tinanim ko. At pangontra na rin ang init. Yung mga kahoy at bayabas. Dati kasi ang init-init dito, yung bago pa kami. Kaya pinakaharang siya sa init. Ayan guys, muntik pa akong mahulog sa bangin. Pinahirapan talaga ako ng ubi. Sana nga malaki ang laman nito balang araw. At ayan na guys, ilalagay ko na siya sa tabi ng ubi. Pwede ko rin siyang pagapangan ng mga alugbate, yung mga kahoy. Pwede rin ang palaya. At kung ano-ano, basta gumagapang na halaman. Kapag gumapang na siya sa sanga, pwede na siya makalapit sa ipil na isang tinanim ko. Malaki na rin kasi ang ipil. Pwede na pang takip ng init. At pwede na rin gumapang ang mga halaman ko. Okay ng halaman, wag naman sana ahas. Kakatakot naman. At ayan na guys, papunta na siya doon sa may sanga. Hanggang aabot na siya sa ipil. Wag lang sana gapangan ng ahas guys kasi nakakatakot. Okay lang kung mga halaman. Ayan na guys ang ipil. Thank you for watching.